Exacto. Good morning once again. We have arrived at Ninoy International Airport and Dinoy. Okay, so we'll start with the discussions again with the operations for under partnership, funding for partnership. Okay, so last time, ito yung kumbaga nilampasan natin for the reason of gusto ko sanang bigyan na kay kagad ng overview on how you will divide the profits, no, or losses. You only need to create or prepare a ratio, no, a distribution plan. Okay, so yung distribution plan natin is maaring equally or based on an arbitrary ratio or based on a percentage, based on a fraction, based on the capital contributions wherein seemingly, no, lahat ng experiences namin, parang hirap na hirap kumuha yung bata ng ratio, eh madali lang naman. All you need to do is add them up, diba? And then create a ratio of their contributions, so kung sakaling contributions man yung pinag-uusapan natin, divided by the total. Napagtaka, bakit hindi kayang gawin ng lahat? No? So yun yung tatry nating ayusin, no, with the examples, syempre. Okay? So nilampasan ko to for the reason nga na nabanggit. Okay, but then again, pwede na nating balikan because alam na natin na having an arbitrary ratio is good, pero pwedeng magkaroon yun ng inequitable, ano, tawag dito, inequitable distribution. Yan. Bakit? Kailangan natin i-recognize yung mga bagay-bagay. So, for example, no, partner A invested 1 million cash. Partner B invested a service vehicle worth 500,000. And then partner C contributed service. Okay? Tapos ang ginamit mo, single allocation lang. Ibig sabihin, gumamit ka lang ng ratio or any agreement or any fraction or percentage. Ang ginamit mo, halimbawa, is equally. Okay? Nag-equally ka. Papayag ka ba na equally? Kung ikaw yung nagbigay ng 1 million, papayag ka ba? Malamang sa malamang, hindi. Kasi mayroon kang malaking capital contributions. Tapos sa kanila, almost half of your contributions, tapos yung isa, service nga lang yung binigay niya. Okay? So hindi ka papayag na equally. Next, paano kapag ang hatian is based on capital ratio? So kung ikaw naman si industrial partner na kung saan service ang kinontribute mo sa partnership, papayag ka ba? Malamang sa malamang, hindi. Bakit? Wala kang capital ratio, di ba? Zero. Bakit? Kasi service yung binigay mo eh. So pagdating ng hatian ng profit, hindi ka papayag. So di ba may mga issues and concerns tayong kailangan i-address. At kailangan lahat ng yun before we start the operations ay napag-usapan na. Okay, so ito yung mga tinutukoy niyang factors to consider in arriving at a plan for dividing profits or losses. So let's talk about first the money. Okay? Or the money or the service. Dalawa lang naman yan eh. Nandito sa baba ako. Among the other factors, sabi niya, sorry, the profit sharing plans which emphasizes either the value of personal service rendered by the individuals or the amounts of capital, di ba, dalawa yung may problema, invested by each partner. Okay. Some agreements consider the importance of both the amount and the quality of managerial service rendered and the amount of capital invested by the partners for the success or failure of the partnership. Kung wala yung service type, yes, or yung nag- act as a manager, malamang, no? Hindi kikita yung business. Kasi may maraming tao ang, yes, may pera sila, pero hindi nila alam gamitin or hindi nila alam palaguin kasi hindi naman sila business. Hindi naman sila ano, eh, managerial type of na person. Hindi sila business type of person. Or business oriented rather. So, kailangan nila ng managerial. Kailangan nila ng industrial partner. Okay. Yung industrial partner naman, hindi naman lahat ng industrial partner or with managerial skills and knowledge may pera. Diba? Parang tayo. Joke lang. So, kailangan niya ng capitalism from the capitalist partner. So, kailangan ma-recognize natin na hindi naman magkakaroon ng isang magandang partnership without those contributions. No? So, ano sabi niya? In this case, we might want to create an allowance. Yan. Allowances may be provided for salaries to partners. So magbibigay tayo ng salaries dun sa mga industrial partner and then interest on their respective capital balances as a preliminary steps
in the divisions of profits or losses? Or, yan. So, ang sagot, kapag managerial partner, bibigyan muna natin ng salary expense allowance. Okay? Itong salaries expense na to, or salary allowance rather, hindi salaries expense, salary allowance ay hindi po expense ng partnership. It's a tool lang po na ginagamit natin to arrive at a plan that could give an equitable sharing sa mga partners natin. Maliwanag po. So magbibigay tayo ng salary to the partner pero hindi yan nare-recognize sa salaries expense. And then interest on the capital balances pero hindi rin yan interest expense. Bakit? Isa lang yung tool. Okay? Mere tool of allocating the profits. Okay? And the balances may be divided on specified ratio. So, yun yung mga pwedeng gawin doon sa dalawang issue. Next, a partner has a considerate financial, other factors po ito, considerable financial per, personal financial per resources rather, thus giving the partnership a strong credit rating. Yan ang pinakamaganda actually. Kapag nagpapautang, titingnan natin, sino ba yung partner na mayaman? So in general, partners having an unlimited liability. So a very solvent partner will make the partnership attractive to the creditors. So kung yung isang partner natin ay kilala bilang mayaman, di ba? At gagamitin natin siya to have a strong credit rating. Ibig sabihin, pag-uutang tayo, hindi tayo mamadaliin and at the same time, bibigyan lang tayo ng maliit na interest rate. So dapat bigyan din natin ng consideration yung partner na yan. Like bonus or pwedeng interest din or percentage na mautang or so on so forth as a share. Okay? Next, another factors that we might consider pagdating sa hatian ng profits or losses is being well-known. Being well-known in a profession or an industry may contribute immensely to the success of the partnership, although he may not actively participate in the operations of the partnership. Just having him or her as a partner, eh, instant advertisement na yan, di ba? For example, nagpatayo tayo ng gym, no? A boxing gym. Tapos, ang kapartner natin si Manny Pacquiao, di ba? Knowing na yung partner natin ay si Manny Pacquiao, do you think mag-instant boom ba yung business? The answer is yes. Di ba? Maglagay ka, mag-opening, kasama si Pacquiao, tapos lagay ka ng mga pictures niya, automatic dadayuhin na yung gym mo. Diba? So yun, nagbigay tayo daw ng pwede siguro incentives or other way of giving back kung ano man yung natatanggap natin benefit from them. Okay? So kailangan makapag-prepare tayo ng magandang allocation. Okay? Next. We have here Daria, sabi niya, sample, Daria Tolentino and Eleanor Tan. They are partners in a cocoa water business. Okay, so Tolentino contributed most of the assets of the business but spends little time. The other hand, Eleanor contributed less assets but devotes his full or her full knowledge and attention to the partnership. So, paano hatiin para mawala yung inequities? At ibigyan natin ng interest si Tolentino for the contributed assets. Tapos, si Tan naman, pwede natin siyang bigyan ng salary. Di ba? Or salary allowance, or sabi niya nga dito, pwede din natin siyang bonus, bigyan ng bonus. Okay. So that's how we divide yung profit. Mapakita din natin yan paano mag-compute. Next, we also have other means of allocating or distributing the profits. We have performance method. We can give bonus. Okay? Ano yung mga bonusan natin? Yung mga chargeable hours natin. Kapag sumobra, let's say, ang expected lang sa partner to perform is, let's say, 48 hours a week, pero nagtatrabaho siya 60 hours a week, di ba? So, bibigyan natin siya ng bonus on excess of 48 hours. Ganun. Total billings, yan, yung mga na-bill sa client, no? Pwede natin siyang bigyan ng bonus doon, no? Diba? Lahat ng, di ba, nasa service tayo. So, siya yung pinakamaraming customer. So, bibigyan natin siya in excess of the total billing. So, magsiset tayo ng kumbaga quota. Alam niyo na yung quota. Or write-offs. Okay. Nakasingil siya, no? Yung mga uncollectible. So, halimbawa, meron kang 1 million na uncollectible accounts. Eh, yung 1 million na pababa niya, naging 100,000. Diba? Through his effort na tumawag, puntahan yung mga customers para maningin, ayan, pwede natin siyang bigyan ng bonus.
Next, promotional and civic activities, no? Ang ginagawa niya ay nagiging kumbaga endorser ng ating product or partnership sa community. Then bigyan din natin siya ng bonus or yung kilalang kilala niyong lahat, no? Yung profit sharing, no? Kapag nagkaroon tayo ng excess income sa mga specified levels natin ng earnings. Let's say, if na-hit mo yung 5 million per week, we will give you 1% of the profit above 5 million. Ah, ganun. Or pag na-hit mo yung 5 million, meron kang 1%. Okay? So those are bonuses. Pero sana all na lang to. Okay, sana all. So maganda din magtrabaho if may mga ganito, bonus. Kasi ano mangyari dito? Magkakaroon ng increase productivity. Okay? Increase productivity yan. Next. Ito na yung ginawa natin last time. The rules for the distribution of the profits or losses. Again, pag profits ang pinag-uusapan, we always go with the agreement. Okay? Hindi po equally kagad. No? Ano yung agreement? Maliwanag po. Ah. Pakitatak po sa isip mo. Maghatian ng profits or losses, what is the agreement? If there is no agreement, anong gagawin? You go for the capital contribution. Okay, beginning capital, kung wala yung kanyang ending capital or yung kanyang ratio of the capital balances at the beginning of the year. Yan. As to partners naman po, just industrial partner rather, just and equitable. Ang problema, hindi natin alam po ano yung just and equitable. And dapat siya daw muna yung mabibigyan bago yung mga capitalist partner. Okay? For the losses naman, they will be divided according to the partner's agreement. Okay? Lagi agreement ang mauuna, ah, pakitandaan po. Number two, pag wala agreement, you go for the profits agreement. May mga pagkakataon kasi na profit lang ang pinag-usapan. Okay, yun din na din yung losses natin. Paano hatiin yung losses? Then next, in the absence of any agreement, you go for what? The capital contributions again. And as to purely industrialist partner, hindi na siya liable for any losses. Bakit? Kasi nagtrabaho na siya. May babalik ba natin yung dugo't pawis na kinontribute niya? Ano yan? Susupsupin niya yung pawis niya sa kayong dugo? Di ba? Hindi. Hindi niya na kayang gawin yan. So automatic, nagkaroon na siya ng share in the losses. Okay? Next. Ito, lalampasan muna natin to kasi kailangan magkaroon muna tayo ng allocations. Okay? Saka bihira naman ito. Okay? So these are the sample. Example lang po ito. No? Ng distributions of profits or losses. Again, sabi niya dito, paki-highlight mo na lang to para hindi ka mawala. Or pakiguhitan mo or double rule or anything. I-box mo. Okay? Ang profits or losses will be distributed or divided in accordance with the agreement po. Agreement. So ano yung mga nandito? Example lang po ng pwedeng maging agreement. Okay. Ito yung sinasabi kong nagiging problema ng estudyante kasi ang naalala niya lagi, equally. Bakit? Number one, oh, nakalagay, equally. No, hindi po. Agreement. So pwedeng maging example po is equally or any other agreed ratio. Okay. Yung 1:2:3, 2:2:2, 4:3, 4:5, mga ganun. All you need to do is to create a ratio. And then based on the partner's capital contributions, either original, beginning, or ending, and average capital balances. And syempre, by allowing, and yung mga nabanggit na natin kanina, interest muna kapag kailangan natin i-recognize yung capital na binigay ng mga partners. Salaries, kapag kailangan natin i-recognize yung mga work performed as a managerial function ng isang partner. And then bonus, kapag mayroon siyang na-hit na target or ano man yung nabanggit natin sa taas. Or pwede bang ibigay lahat? Yes. Pwedeng ibigay lahat? Yes. Combination. Okay? Anong sabi niya dito? Note that the partners can also agree or can agree on not using residual ratio or the balances in an agreed ratio. If profits do not exceed the total salary, interest, and allowance. So in such case, the partners must agree on the priority of the various profit or loss distribution schemes. Anong ibig sabihin niya dito? Di ba magbibigay tayo ng salaries, interest, saka bonus. Tapos,
Ang problema, what if yung profit hindi sakto? Anong gagawin? Magkakaroon kasi tayo doon ng residual na balances. Anong gagawin natin doon sa residual? Hahatiin natin yon based on residual sharing ratio. Pag wala daw na pag-usapan na residual sharing ratio, anong gagawin? Kailangan magbigay tayo ng priority. Anong priority? Kung ibibigay pa ba or hindi in case na meron tayong kulang or kapag meron tayong losses. Okay? Kung meron tayong kulang or meron tayong losses. Pag ang question niyo daw is, good morning po, pag no agreement concerning the division of profits, partners capital contributions na po ba agad? Tingnan mo po ito, oh. 'Di ba? Sabi niya, agreement. Pag walang agreement, ano? Gagamitin contributions. So, ang tanong mo, nasagot na po. Yes. Tama po, we go for the capital contributions. Hahanapin mo kung anong meron. Meron bang original or capital balances at the beginning of the year. Okay? Kasi yun yung gagamitin natin, pinakamalapit, no? Pinakamalapit sa katotohanan or equitableness, no? Or equality yung pag-share natin ng profits or losses. Okay? So, sa questions pa? Okay. Kung wala na, paki-highlight po ito kasi sasagutin natin to later. Lalo kapag nandito na tayo sa 3, 4, 5, and 6. Ito. Next, another illustration. The following series of illustrations are made on figures obtained from Aguilar and Porras partnership, which had a profit of 300,000 for the year ended December 31, 2021, first year of operation. So may profit na 300. Okay? A and P. So the partnership contract provided that each partner may withdraw 5,000 pesos on the last day of each month. Pakiguhitan niyo po ulit to para saan ito. This is the allowable withdrawal, no? Na kung saan later makikita niyo po kasi na yung withdrawal pwede maka-apekto sa capital balances. But if it is allowable, no, hindi siya magiging burden pagdating natin doon sa computation ng average. Okay. Average capital balances. Okay. And yung lahat daw, yung dalawang partner daw, nag-withdraw. Okay. So the drawings are recorded by the debits on the partnership drawings account. So sinabi niya dito, yung nagtanong sa akin kahapon, di ko alam kung si Ronaldo yata. Okay. Are recorded by debits to the partners drawing accounts and shall not be considered in the divisions of profits or losses. So ito yung isang sagot dito sa 5,000. Hindi siya magiging affected pagdating sa computation ng average. Okay? It is the intention of the partners that each partner's share in the profits or losses are either credited or debited to the drawings account. Ito yung sagot dun sa tanong kahapon ay nung isang araw ni Ronaldo yata. Hindi ko maalala masyado. Sir, drawings account po. Yes, drawings account yung binigay ng libro kasi because of this one. Napakiguhitan mo ito. Kaya makikita nyo lahat ng example niya dyan is based on a drawings account. Maliwanag po? Okay, naka-charge siya drawings account. Pero kung wala po itong statement na to, saan mo siya i-charge? Capital. Okay? Ito yung alternative na sinabi ko sa inyo last time. Okay na? Another information, we have the investments. Aguilar. Bird ba talaga ito? Aguilar and Porras lang. 400,000 January 1 and an additional 100,000 on April 1. Then Porras invested 800 and then withdrew 15 July 1 and the transactions are as follows. Yan. So para saan kaya yan? Madali na lang yan kapag hatian na yung pinag-uusapan. Okay, so let's have the data given para mas madali tayo mag-discuss. So data given are as follows. Profit for the period is 300,000 pesos. Tama? Okay. Then
allowable withdrawal. $5,000 per month. Then we have drawings account. Yes. Lord Aguilar. The initial investment. January 1. Magkano na yun? 800. 400. Tapos, additional investment niya, ito. April 1. Okay. Magkano? 100. Okay. Then we have Poras. Gibson. Let's see that. I think that's all. Okay. So, ang gagawin na lang natin is maghati-hati tayo. Okay. So, these are the data given. Maglalagay na lang tayo ng what ifs. So, ano yung first na gagamitin natin pag nag-allocate or distribute tayo ng profit? So, for the distribution of profit, we always start with ano yan? Agreement. Okay, ah? Start with agreement po tayo. Okay? Maliwanag po kung ano yung napag-usapan. So, lagyan natin yan para matandaan mo yung dilaw natin para makita nyo. We always start with the agreement for the distribution of the profit. Okay, what if, and hindi na tayo maglalagay ng what if they have agreed to share yung profits and losses nila equally. Okay, so X natin lang dyan. Okay, so always go with this one. Yan. So if equally. Ano magiging ano natin? Madali lang yan, dadalawa lang sila, diba? So, kung equally, madali lang. Let's go with equally, 300 divided by 2, 150. Tapos na. Anong entry? It's debit to income summary. Then credit to Aguilar Capital. And then we have DevZone Capital. Okay. Magkano? Equally, the 300,000 divided by 2, that's 150,000. Malawanag po? Ganun lang siya kadali. Sir, yung nasa libro po ay capital. Drawings. Bakit kasi? Sinabi kasi ng libro. Okay po. Ito, pinag-aaralan natin. Yung sa atin. Muna. Okay. Pwede naman yun eh. Capital. Walang problema din. Or drawing sa account, walang problem. Ang sinasabi ko lang, ito yung mga distributions. Okay, paano kapag distributions. Okay, next. Another what if. Okay, if ulit tayo. If, anong gusto nyo? 6 is to 4. Okay, 6 is to 4 agreement. And what if 6 is to 4 agreement? Anong gagawin mo lang dyan? Guys, gawa ka lang ng ratio. Paano ratio? Pwede 6 plus 4. Diba?
Ang ratio natin is 6 plus 4. So 6 plus 4 is equal to 10. So magiging 6 over 10 plus ito, 4 over 10. Gawin mo lang tong fraction. Ayan. So, nilabas niya na din yung lowest or else. Okay. So, ito lang din yung nandun sa libro niyo. Wait lang. Nag-i-enjoy. Sir, try nyo 1 is to 7. Okay lang naman. Wait lang. May nag-i-enjoy. Okay. So, ang gagawin mo lang, multiply mo lang siya. 300,000 times 6 over 10 or 3 over 5, yung simplest form niya. Tapos ito, 2 over 5. Tapos. Okay, may nag-request. Sir, paano kapag 1 is to 7? Tama. Seemingly, hindi magandang tingnan. No? Kasi 1 is to 7. Okay, what is to 7 ratio? Anong gagawin pag 1 is to 7? Copy ko lang to, ha? Okay, 1 is to 7 daw. O di 1 over 8 siya. Kasi 1 plus 7 is equal to 8. Diba? Ito, 7 over 8. Tapos. Diba? All you need to do is to create a ratio or fraction or percentage or decimal point kung ano mas madali sa inyo. Okay? Ano pa? Ano pang gusto ninyo na sample? Sige na, ano pa? Isip pa kayo. May percentage. Sige, magay tayo ng percentage. Copy ko lang to. Di ba, mabilis na lang kapag, ano? Let's say, ang agreement is 55% kay, ano? Kay Aguilar. Tapos 45% kay ano Desvon. Ayan. So, ano gagawin mo? Hindi 55% mo dito. Tapos ito, 45%. Multiply mo lang. So, tapos. Ayan. So, questions. Ayan. Dali-dali, di ba? Walang kahirap-hirap. Kasi ang gagawin mo lang, mag-add ka lang, tapos kunin mo lang yung total, tapos divide mo na. Tapos. Okay, may nag-question, sir. Sir, paano kapag loss? O, sige. Okay. Distribution of losses. Ilagay natin dito sa kabila. Excited. Losses na kagad yung napag-usap. Gusto niyang pag-usapan. Okay. The same pa din. If equally yung agreement. Ano magiging entry? Equally yung agreement. Madali lang. That is debit to Aguilar Capital. Babalik to rin mo lang. Devozone Capital. Credit to income summary. Di ba kung maalala ninyo, minumpisahan ko kayo sa sample na expenses and income bago tayo nagkaroon ng ganito. Para makita ninyo kung debit ba or credit balance yung income summary. At anong ibig sabihin nun? If we have a credit balance na income summary, di ba meron tayong profit. Pag meron tayong debit balance na income summary, meron tayong loss. So the only way to close the loss is by crediting the income summary account. So makikita nyo dito, parang baliktad lang yung entry. Kasi nga, baliktad naman talaga. Diba? So, equally, this is 150. This is also 150. Okay? Yun lang. So, babalik ka rin mo lang yung entries. But, ang importante, ito, paano yung hatian? Okay? So, ano pang nasa isip ninyo agreement? Meron pa ba? Paano kapag ano? Yeah, wala naman.
Wala na, no? Oh, sige. Sir, wala na. Oh, sige. Kung wala na, let's go with another one. Okay, ha? Ano sabi niya kapag walang agreement? Okay. If no agreement. Ito tayo. If no oh, walang napag-usapan. Anong gagamitin? Go to capital contribution, di ba? Use capital contributions. Okay, ano yung mga pwedeng gamitin? Pwedeng original capital contributions. So let's start with original. Okay, ano yung original capital contributions nila? Tingnan mo yung pinakumpisa nila. Now, in this case, wala tayong beginning kasi kaka-start lang nung business. Yan at yung beginning, yun na din yung original capital contributions. Okay? So, ano yung mga original capital contributions? Si Aguilar, meron siyang 400,000. Tama? Si Devzon Porras, bakit Devzon na yung ginamit? Siguro na na-enjoy ko lang yung ano. So, Devzon Capital, meron siyang 800,000. Tama? Tama. So, anong gagawin natin? Let's have the original capital balance. Gawa ka lang ng ratio. Diba? Pag-addin mo lang. So, ano magiging ratio nito? This one is 400,000 over. Diba? Ito, 400,000 over 1.2 million. O, syempre, medyo mahirap yan. Para mas madali, 4 over 12. Tama? O, kung mahirap pa rin yung 4 over 12, bagay ko dito fraction. Pahirap pa rin yung 4 over 12. Yan, 1/3 niya siya. 4, 33.33%. Diba? Or, yan din ay 0.3333. Ayan yung mga pwede niya mag-iitsura in simplest form. Okay? Eto, this is 800 over 1.2 million. Or simply, 8 over, so i-fraction ko muna to. This is 8 over 12. Or simply, 2 over 3 yan. Or 66.67%. Or yan yung ay 0.66666 non-terminating. Diba? Or 67 na natin yan. Maliwanag po. Ito yun. All you need to do is to create a ratio. Okay? Kung anong gagamitin mong ratio, depende kung may agreement ba or walang agreement. So, ayan na, tinuro po sa inyo ha, kung paano. So, anong gagawin na natin? Hindi, entry tayo. Yan. Debit to, income summary, 300,000. Credit to, yan. Anong gagamitin mong ratio? Ayun, nasa taas. So, pwedeng 300 times 400,000 over 1.2 million. Oh, di ba masyadong madami? Pwede bang simplihan natin? That's 300,000 times 1 over 3. Kasi mahaba yung 400,000 over 1.2. Parehas din bang lalabas? Yes. Next. Pwede din bang 300,000 times 33.33%? The answer is yes. Kaya lang may kulang lang na 10. And what if 300,000 times 0.3333? Pwede din? Yes, kulang lang ng 10. But then again, just this due to round off. Pero kapag gumamit ka ng calculator, exacto yung 100,000. So kahit anong gamitin mo guys, pare-parehas yun. Okay? Maliwanag po? Now, ito, simple lang. That's 300 times 800,000 over 1.2 million. O sana hindi ko na tinuturo yan, no? Kasi pang high school lang yan, no? Pero pwede naman, palatandaan. Okay na? So, use capital contributions. Yan, para matandaan nyo. If there's no agreement. Okay,
After ng original, anong pwedeng gamitin? Kung ayaw natin ng original, we go for ano, huwag tayo maglagay. Kung ayaw mo ng original, pwede tayong mag ending balance, diba? Ending capital contributions. Ano yung ending natin? Copy ko lang to. Ending natin, ito, nagkaroon siya ng additional investment na 100,000 ng April 1. So, 500,000 na to, di ba? Ito naman, 800,000, pero noong July, nag-withdraw siya ng 50,000. So, 750 na lang. So, anong nangyari? Ayan, nagkaroon tayo ng 1 to 50. O, anong gagawin mo? Hindi, yan na yung bago mong ratio. 500 over 1 to 50. 750 over 1 to 50. Ikaw nang bahala. Siyempre, habang tumatagal, ayaw mo na nang mahaba yung tinatype. So, magiging 5 over 12.5 na to. Tama? This one, 300,000 times 7.5 over 12.5. Bakit ayaw mo nang i-type ng diretso? Diba? So, ito yung sumay ending capital contributions. Okay ba? Yan yung mga pwede mong gamitin. Okay. Since nandito na tayo, no, may issue kasi. Okay. May issue kapag beginning capital balances or original capital balances yung gagamitin. Okay. Ganito. Ano yung issue? Ganito po siya. Look at this one. Si Aguilar nag-contribute ng 400. Kasi Devzon, bigay na 800 on the beginning. Okay, kasi ang hatian is based on the beginning capital balances. Okay, halimbawa, halimbawa, April 1 or sabihin na natin kahit July 1, yung nangyari. Nag-withdraw si Devzon ng let's say 500,000 instead of 50,000. Okay, kung nag-withdraw siya ng 500,000, ilan na lang yung capital ni Devzon? 300,000. Diba? So, ibig sabihin, kalahati ng taon, ang umiikot na pera is 400,000. Or rather, 500,000 if we use yung April capital balances. Pero for simplicity purposes, ito lang tingnan mo. Ah. Kalahati ng taon, ang umiikot lang talaga na capital is 700,000. Tama? Ulitin ko. Ah. What if ito yung agreement? Okay. Kasi ang agreement, hatian based on the beginning or original capital balance. So ito nagbigay ng 400, tapos ito nagbigay ng 800. Ano yung purpose? Para malaki yung hatian. Ayan o, mas malaki yung kay Devzon. Okay, assume natin, February, huwag nating puntahan ito, mag-assume tayo. February, nag-withdraw to ng 500,000. So minus 500,000. Magkano na yung umiikot na capital natin? This one is 400. Ito, 300,000. Ang umikot lang talaga na capital, no, from February to December ay 700,000 pesos. Okay, kaya lang, na kung saan, mas malaki yung capital ni Aguilar, di ba? Mas malaki yung capital ni Aguilar kaysa kay Devzon. So, pero yung hatian, mas malaki yung mapupunta kay Devzon. Do you think it is equitable? Equitable ba siya? Pag ganito yung nangyari, di ba hindi? O di ba, malaking kasaulan. Di ba? So, ang gagawin na lang ng lahat, if they enter into the partnership, kapag ang hatian is based on the original capital balance or beginning capital balance, palakihan ng iko-contribute yan. Di ba? Palakihan. Tapos, during the year, ang gagawin yan, mag-withdraw. O di ba, yung 500,000 na na-withdraw niya, di ba pwede niyang gamit? I-business na din yun, tapos kikita din siya. O, diba? It's unfair. Lalong-lalo na dun sa mas mababa nung una, pero yung all throughout the year, eh, pera niya pala yung pinapaikot dun sa company. Okay? Okay. So, that's the problem kapag original or beginning capital balances ang gagamitin. Okay. Next, consider another scenario. What if, sabi niya, sige, ending na lang tayo, sabi niya. Okay? Ending na lang tayo, sabi ni Aguilar. Bakit? Sabi niya kasi, alam ko naman na magti-300,000 yun.
ano, kasi nag-withdraw ka ng 500. So, ending na lang, sabi niya. So, by that time, mas malaki yung makukuha niya. Okay, so anong nangyari? O, sige, ending. Okay, so let's say nag-start sila ng tig 400. Okay, tapos alam din Aguilar na mag-withdraw yan. Okay, here comes November. Okay, pagdating ng November, nag-contribute ng additional 800,000 si Debzon. So, 400,000 plus 800,000, magkano lahat yun? That's 1.2 million. Tapos ang gagamitin, hahatiin is, ang hatian is 400 plus 1.2. Or 4 is to 12. No? Or 75% mapupunta kay Debzon. Remember, ang unang ginawa nila, tig 400 sila. Okay, and since ang hatian is based on ending capital balance, anong ginawa niya po? November, no, malapit na yung December, hatian na ng profit, nag-contribution ng additional 800,000 para mas malaki ulit yung sa kanya, si Debzon. Do you think it's equitable also? Malamang sa malamang, hindi din. Unfair. So dahil dun sa mga problema yun, guys, na-invento tuloy. Oo. Ang mangyayari nga, may encourage na either mag-invest ka at beginning kung ang magiging hatian natin ay beginning capital, di ba? At invest ka on the ending kung ang hatian natin ay ending capital balances. So, anong gagawin natin? To fix those things, guys, nagkaroon tayo ng tinatag na averaging. Okay. Mag-average tayo. Bakit? Kung ano ba talaga yung naggamit nung partnership. Di ba? So, nagkaroon na ito ng average capital contributions. Kukumpute tayo. Okay. So, paano ba kinukumpute yung average capital contributions? Okay. Kinukumpute siya based on the number of the months na yan ay active or nagamit yung puhunan or capital mo sa partnership. Okay? So, let's start. Ito yung una. Aguilar. So Aguilar, January 1, ilan yung binigay niya? 400,000. Okay, nagbigay siya ng 400,000. Okay. So, ilalagay dito, i-multiply lang natin siya sa portion of month unchanged. Yun yung ginamit ni Balyada sa libro ninyo. Nasaan na yun? Ito. Pero meron pang isa. A portion of month unchanged yan eh. Okay. Ito, yung sasabihin ko yung isa. Number of months na nagamit siya or outstanding siya. Ano ba? Yeah. Okay. Or made available. Okay. Number of months available for the partnership. Ito muna pakita ko sa inyo. Tapos piliinin nyo kung alin yung mas madali. Okay, ito, January hanggang December, 12 months yan. Okay, 12 months yan naging available for the use of the partnership. Okay, next, nagkaroon ng additional investment on April 1. Magkano? 100,000. Okay, so yung 100,000 pesos na yan, ilang months yan naging available for use ng partnership? Okay, available or unavailable to mamaya. So April, start ng April, May, June, July, August, September, October, November, December. That is 9 months. Okay. So 9 months. So 9 months. Okay. Anong gagawin lang natin dito? To total lang, mumultiply lang natin. So this one is 400,000 times 12. Ito naman ay 100,000 times 9. Okay, tapos kukunin lang natin yung total. Okay, tapos i-divide natin yan ng 12 months. Okay. Para makuha natin yung average capital. So this one is 5.7 divided by 12, 475,000. That's the average capital balances. Okay. So ito yung isang technique, no? Para mag-compute ng
average capital balances. Ang tanong, parehas ba tayo doon kay Valiada? Tinan mo po, 475,000. Parehas ba? Yes. Okay, ano bang meron kay kay Valiada? This one, ang tawag ko dito actually is running balance. Running balance method. Bakit running balance? Tingnan mo, January 1, 400,000 siya. Kaya lang, pagdating ng April 1, naging 500. So, ilang buwan lang siyang 400,000. So, that's January hanggang April 1, 3 months. Kaya dito, times 3 over 12. Okay? Pagdating ng April 1, nagkaroon pa ba ng ibang transactions? Wala na. Diba? Wala na. Diba, search? Ay, eh. Sige. Bala ka dyan. Okay, so 500,000 times 9 over 12. 375,000. Kaya may 475. Ang pinapakita ko sa inyo, ibang computations naman. Yung number of months na naging available siya for the partnership for use. Actually, almost the same lang din naman yan dito. So, ito ang tawag ko dito, running balance, kasi titingnan mo kay saan siya nagkaroon ng change. Ito, January to April, hindi natin i-count yung April, so that's January hanggang March lang, kaya 3 yung lumabas. Ito, April hanggang December, wala nang nangyari iba, kaya 9 months. Maliwanag po? Dito, ang palatandaan mo dito, para kung malaman mo kung tama ka or mali, ito dapat, pag pinag-add mo, 12 over 12 pa rin yan. Okay, pag pinag-add mo, dapat 12 over 12. Okay, next. Doon tayo kay DevZone. Okay, DevZone. So, kay DevZone naman tayo, January 1. Meron tayong 800,000. Okay. Tapos, nung July 1, nagbigay siya or nag-withdraw siya ng 50,000. Yan. So, paano yan? Same po ulit. So, this one, number of months available from January to December, 12 months. Okay, kaya magiging average na. Ibang computation po ito ah. Pero I suggest mas gamitin yung nandun sa libro, mas maganda. So, 800 times 12. Ayan. Tapos ito, number of months naman na unavailable siya. Bakit? Hindi siya nagamit to. 50,000. So, from July 1 to December, ilang buwan yun? That is 6. Okay. So, dito, we have negative 50,000. So, negative 50,000 times 6, 300,000. Get the total divided by 12 months. Okay. Divided by 12. Lalabas kaya 775? 775? Yes po. Ayan. Yan naman yung average capital balance ni excuse me, DevZone. Okay po? Ayan. So, ayan yung dalawa. For me, no, mas madali siguro if you're going to follow ito. Kasi may palatandaan ka kung tumama ka or mali. Dapat ito, 12 over 12. Pag pinag-add mo. Okay? So, ito naman, baka makakita ka ng ibang libro, especially kapag lumang libro, ganito yung computation nila ng average capital. Kahit anong gamitin nyo, okay lang. Okay lang. No? Kasi kung ano yung natatandaan nyo or mas madali rin nyo, yun ang gamitin. Okay. So, gagawin natin ulit since may average capital na tayo. Diba? Average capital balances, to total lang natin yan. So, we have total average capital of magkano? 475 plus 775. 1 to 50. Anong gagawin mo lang dyan? Gawa ka lang ng ratio.
Anong entry ulit? Napakasimple. Copy lang natin. Debit to income summary. Credit to Aguilar Capital, that's 300,000. Multiply by 475 over 1250. Tinanggal ko na yung zero, mahaba. Ito naman, 300,000 times 775 over 1250. Ayan, tapos na. Napakasimple. Questions? Questions po? Madali lang. I hope so. Hello. Okay. So, kung walang questions, let's have... Wala talaga. Okay. So, kung walang questions for the time remaining, let's have an overview lang. No? Ng by allowing interest and capital and the balance in agreed ratio. Sample. Palatan, paalala lang po, no? Kung magbibigay tayo ng interest, that is for the recognition of the capital contribution, kung gaano kalaki yung binigay ng capital, yung interest na po na yun, guys, ay hindi po expenses ng company or ng partnership. And yun po ay re-recognize lang natin as a means of measuring, no, ng ating profits or losses or an equitable ratio, distribution of the profits or losses. Okay? So, hindi po siya expense. Okay. So, sample natin ito. Meron tayong profit na gain na 300. And as for the partnership agreement, sabi niya, magkakaroon muna daw ng 15% on the average capital balances and yung tira divided by equally. So, may residual interest siyang sinabi or residual na hatian. Sir, sa interest ratio, any capital contributions po, di ba pwede apply? Hindi naman, di ba? Interest ratio. Ah, yes. Yes, yes. Yes. Ang importante dito, ang tanong niya, pag magko-compute daw ba tayo ng interest on the capital, anong gagamitin? Pwede bang beginning? Pwede bang ending? Pwede bang original? Pwede bang average? Yes. Okay? Pero dapat sasabihin. Okay, dapat sasabihin ng problem. Kung saan siya magbibigay ng interest. Okay, syempre kung ako, if I'm going to have an equitable talaga na distribution, I'll go with the average. Kasi di ba, yung average, yun naman talaga yung, based on our computations, yun naman talaga yung nagamit or capital that had been made available for use ng partnership. Di ba? So, dito ako magbibigay ng interest. Okay? So, doon sa questions mo, any po, no, doon sa mga capital, pwede as long as sinabi ng problem. Okay. So, lagay natin dito by allowing 15% interest on the average capital balances. And the balance is to be divided equally. So, paano gagawin dyan? O, pag ganyan, gagawa ka lang ng schedule. Okay. So, gagawa tayo ng schedule of distribution of profits or losses. So, we have the zone and the total. Okay, anong gagawin mo? Step by step, kung anong sinabi ng problem. Sabi niya, bigay daw tayo ng interest of 15% on average capital balances. So, dibigay natin. Okay, magkaling kay Aguilar, we have 475,000. Ito naman, 775,000. Okay, anong gagawin mo? Bigay ka ng interest. So, 475,000 times 15%. Ito naman, 775 times 15%. O, ibigay mo.
So 475,000 times 15. So that's 0.15. Ito naman, 775,000 times 0.15. Okay. Get the total. Copy lang natin to. Tapos ito. Tapos number 2, remainder is to be divided equally. Anong remainder na tinutukoy niya? May tira pa ba? Yes, may tira pa. Magkano ba yung total assets? Total profit for the period. Ang total is 300,000. Okay. So kung 300,000 yan, ilan pa yung hindi pa na ibibigay? Madali lang, squeeze lang natin. Diba? That is 300,000 minus 71,250 minus 116,250. Okay. Pag pinag-add ba natin to 300? Yes. Okay. Ito yung remainder na tinutukoy na. So 112,500. Paano daw natin hatiin yan? Equally. Equally. So 112,500 divided by 2. Yan. Tapos na. 56,250. Kapag nakuha mo na, edi kunin mo na yung total. Share. Pack 127,500. Tapos ito, 172,250. Okay, pag pinag-add ba yan, 300? Yes. Ayan na ba yung sagot? Yes. Di ba? So, anong entry? Hindi, debit 2. Kunin ko doon sa taas. Ay. Debit 2, income summary. Credit to Aguilar Capital, 127,500. Ito, 172,500. Tapos na. Ganun lang. Anong gagawin? Gagawa ka lang ng schedule. Okay. Questions? Dali lang, no? Next. Sir, paano kapag salary? Hindi salary tayo. Okay. Salary. Isa rin salary. May nagsasalita, anong gusto mong sabihin? Okay, so tapusin natin dito. Paano daw kapag may loss? Last 2 minutes. Assume that meron daw loss, 10,000. If the partnership agreement provided for interest a capital account, the provisions must be honored regardless of whether the operations yielded profits or loss, profits or not. So, pakiguhitan mo po ito. Okay? Pakiguhitan mo po ito. Okay? Highlight mo yan. So, what if? May muna kita yung if 10,000 pesos loss daw ang nangyari. Yeah. Anong gagawin? Remember, whether may profit or wala, ibibigay pa ba yung interest? Yes. No? Bibigay pa rin. Okay. What if the agreement, sabi niya? Nagbigay. Okay. Sabi niya, ibibigay pa rin. Ano gagawin mo? Hindi, complete ko pa rin ng ganito. Yan. Bigay mo pa rin. Ano yung mangyayari? Number 2, pagkakaroon tayo ng remainder, sabi niya, equally ba rin ba? Equally ba rin ba? I think equally. Yes. Kasi yun yung agreement kanina. Okay. So, anong nangyayari pag ganyan? Loss na 10,000. So, this one is negative. 10,000. O, anong gagawin mo? Pag ganyan? Madali lang. Anong kailangan kong i-minus para maging negative 10,000 to? Diba madali lang? Di ba ang ginawa lang natin kanina, may minus-minus lang natin. And, yeah, so this one is 10, negative 10,000 minus 71 minus D94. Yan. Yeah. Yan. Yeah, 197,500. Is it negative 10,000? Yes. Okay. Pag nag-squeeze ka dito, always check no, kung lalabas ba yung sagot sa baba. Okay. Anong gagawin mo dun sa negative 197,500?
Hatiin. Yan. Tig 98,750 sila na distribution of loss. Get this out. So, pwede bang paghatian yan? Loss? Yes. Ito, mas malaki tuloy yung napunta sa kanyang loss. Ito, kumita. May mga ganyan bang pagkakataon? Yes po. Bakit? Kasi kung makikita nyo po, no, ito naging 27,500. Mas malaki pa yung share niya ng loss kasi mas malaki yung capital na binigay ni DevZone kaysa sa kanya. Okay? So in turn, yung 10,000 naging loss niya tapos nagdagdag pa siya. Okay? Parang nagdagdag pa siya in this case. Okay? Kasi nga, may interest on the capital balances. Okay na? If chinek mo yan, parehas yan dito. Okay? So, anong entry natin pag ganyan? Babalik pa rin mo lang. We have Aguilar, Capital, and then Devzon. Last na to, ah. And then credit to income, summary. Okay. Kaya lang hindi ito, siya lang yung itong dalawa naka-credit. So, 27,500, 17,500, plus 10,000. Plus na. So, dito may mga pagkakataon na kahit na may loss, eh masaya pa rin yung partner because of the recognition ng kanyang capital. Mas malaki yung capital niya over the other. Yan. Questions? Wala. Kung wala ng questions, thank you so much for today. Ninyo, no? Ikaw na masusunod. For the remainder, no? Tingnan natin kung anong gagawin natin sa remainder of the problem. Meron kayong activity or quiz on Monday. I-announce na lang po ni Ma'am Kat kung anong coverage. Naka-phone lang daw si Ninyo. Sinong papalit? Sino naka-PC? May nakahiga pa, oh. Sarap ng tulog, oh. Paki-open na. Baka pagalitan na naman kay Sir Luigi. Share ko lang ulit yung screen ko, ah. Ito, oh. Mahina talaga internet, oh. Okay. So, kung wala na, ako na magkukuha. 1, 2, 3. Paki-open yung camera. Hindi talaga ako malakas sa inyo. No? Pag sila Ma'am ka, Ma'am Rosa. Ako na po. 1, 2, 3. Kailan kaya ako magiging malakas sa inyo? Okay. Next. 1, 2, 3. Aba, ngayon lang kita nakita. Christian Bato. Okay. Last. 1, 2, 3. So, yun lang. No? Ako nang kumuha. Thank you so much. See you next meeting. Bye. Next meeting po pala, please. I-announce na lang po anong coverage. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Good night po.